Lost Furukawa welcomes you to Baguio City. So kanina pinakita ko sa inyong clip is nag-register muna ako and nagbayad ako ng 85 pesos na entrance fee para dito sa mga trails dito sa Camp Janhae. So meron dito. Just can't shut it. So para siyang picnic area lang din. Ayan. Pwede kayo mag-lunch or kumain dito. With a beautiful view of pine trees. Hi guys, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Baguio video. And for today's video guys, lilibutin natin itong Camp Janhae. So by the way guys, nag-grab pala ako papunta dito sa Camp Janhae. So ang binayaran ko is almost I think mga 200 pesos lang. Kasi diba kung sakali mag-commute tayo sa Baguio City, medyo hassle tayo. And dito sa Camp Janhae guys, alam ko naman na puro lakad din ang gagawin. So mas better na nagbook na lang ako ng Grab taxi compared sa naglakad pa ako at nag-explore pa ako dun sa Baguio City kung ano yung mga sasakyan. Pero kung sakali guys na gusto niyo malaman kung paano mag-commute dito, hanapin nyo lang yung jeep from Burnham Park going to Scout Barrio. So yun yung didiretso papunta dito sa Camp Janhae. So I think ang fare lang dun is I think mga 12 to 15 pesos. By the way guys, andito na nga pala ako sa entrance ng mga destinations or tourist attractions dito sa Camp Janhae. So may entrance pala sila dito, I think mga 85 pesos based sa narinig ko kanina sa security guard. Pero bago tayo tumuloy dyan guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides for local or international. Kaya sa mga hindi pa nakakasubscribe, subscribe na. So guys, ito, diretso na tayo dito sa registration area nila para magbayad na rin tayo sa entrance fee para malibot na rin natin tong Camp Janhae. Let's go! So before tayo mag-register guys, gusto ko lang pakita sa inyo, may mga pasalubong area sila dito. Ayan, ARS, pasalubong souvenirs and handicrafts. Tapos meron ditong mga stalls din. Ayan. And dito guys, may mga paintings. So ganito talaga yung feeling guys sa Camp Janhae. Napakaraming pine trees and medyo malamig dito since maraming ang puno. So kanina pinakita ko sa inyong clip is nag-register muna ako and nagbayad ako ng 85 pesos na entrance fee para dito sa mga trails dito sa Camp Janhae. So by the way guys, so napapansin nyo, nagtanggal muna ako ng jacket kasi medyo mainit ngayon dito. And dito, dyan nagbabayad ng entrance fee. So standard tourist tayo ngayon. So dito ka agad makikita nyo yung Cemetery of Negativism. So dito sa Cemetery of Negativism guys, ang background lang nito is pwede nyong iwan yung mga negative thinkings nyo dito. Along lang siya sa highway sa may Camp Janhae
And matatanaw nyo na rin yung the manor. Ayun yung manor, guys. So, ito mga pine trees. Ayan. Grabe, sobrang ganda dito sa Camp John Hay. Kaso medyo mainit nga lang, kaya naghubad tayo ng jacket natin. And itutur ko muna kayo dito sa mga words. Hindi ko kasi mabasa ng maayos, pero kayo na bahala. Since may mga different meanings ito. Yung kagaya nito, guys. Boss won't let us. A great idea. Kaya no, do wanna set a president. His passing has that of a president. So, ito, merong monkey. Ayan. Can't do no tin right. Ayan, diba, guys? So, medyo maliit lang din tong Cemetery of Negativism. So, umikot lang tayo. So, meron dito. Just can't shot it. Ayan, meron pa dito. Hindi ko kasi masyado mabasa, guys. Ah, nakabaliktad siya. May wishing well dun sila dito. Ayan, no. May mga naghulog ng coins. Ayan, no. Meron pa dito. Why didn't I? And also, not a team player. So, dito, my won't be used. Napakarami dito, guys, na pwede niyong makita. Yan. Ano to? It's not possible. No dumb way. Let's study it. Ano ba ba? You have to or else. Will not last. So actually yun lang yung mga nakikita, guys, dito sa Cemetery of Negativism. So lahat ng negativism pwede natin iwan dito. So ngayon po, proceed na tayo sa Bell House. So yun muna yung pagagalaan natin after ng iba pa. So ang nauna pala after ng cemetery is itong Bell Amphitheater. Ayan. So dito pinagaganapan ng mga events, weddings, tsaka different occasions. Napakalawak ng Bell Amphitheater. Wow. So many different flowers dito, guys. And may nagme-maintain dito, kaya maganda. Tabi muna tayo kasi may mga nagpipicture. Grabe, ang kaganda, oh. So medyo mainit lang now, guys. Grabe, katirikan ng araw. Tapos yung iba naka-jacket pa, hindi ko alam kung bakit. Init-init. So doon tayo nang galing kanina. Diyan. So yun yung Bell House, eh. Yan, zinom natin para makita nyo. Pupuntahan din natin yan later. So actually, guys, yun lang yung kabuuan ng amphitheater. And ngayon papunta na tayo sa kanilang Bell House. So ito yung historic Bell House na nakatira yung dating Governor General na si Franklin Bell. And also, guys, marami pang orig artifacts dito, or yung mga orig na gamit ni Franklin Bell na hindi pa na wawala sa house na ito, kaya historic siya. So nandito tayo sa Bell House. Saan kaya ang entrance nito? Yan, puntahan natin, guys. Ang saya sana maglakad-lakad dito sa Camp John Hay, guys. Kaso nakakahingal nga lang kasi napakaraming lakad. Ito na, malapit na tayo sa entrance. Tapos dun pala, guys, yung secret garden. Puntahan natin later. Yan, maraming tourists ngayon. Ito na yung Bell House. Wow. So itutour ko na kayo dito sa bahay ni Franklin Bell. Yan. Vintage feels talaga dito. So ito yung kanilang living room. Yan.
Sorry. Wow. Mga original artifacts pa. Tapos ito yung mga pictures ng dating house and ito pa rin yung mismong kutsyon, guys. Oh, yun oh. Yan yun. Pakita ko sa inyo. Ayan. Grabe. Sobrang makaluma na siguro nito. Tapos dito siguro nagbabasa yung Governor General. So dito hallway. Ayan. Ano ito? Ah, parang kwarto. Ayan, may mga nakalagay naman dyan, guys, na bawal umupo. Ayan, bawal higaan. So, mga paintings lang nandito sa hall. Actually, hindi siya paintings. Old pictures pala siya, guys. Ayan, no? So, dito, ano pa pwede makita? Oh, another kwarto. Dito sa labas nila, guys, makikita nyo yung napakagandang pine trees. Tingnan nyo, guys, oh, ang ganda ng view. Ayan, guys, so sa bahay ni Franklin Bell makita nyo itong amphitheater. Siya rin natin nagpagawa nito kasi Bell din or mga kamag-anak niya. So, feel the breeze of the pine trees, guys, and wind dito sa Baguio City. So, nandun yung cemetery, amphitheater, bell house. So, guys, after na itong bell house, katapat niya lang pala ang secret garden siya, ang history trail. So, ngayon, explore muna natin ang history trail nila. So, ito yung entrance ng history trail. Parang medyo maliit lang din itong history trail, guys. Ayan. So, para siyang picnic area lang din. Ayan. Pwede kayo mag-lunch or kumain dito. With a beautiful view of pine trees. And also, guys, yung manor. So, ayun si Manor. Ayan, kita nyo ba? Ayan, ayan pala. So, ito lang, guys, yung history trail. Hindi ko kasi alam kung ano meron dun sa bababaan natin. Akala ko kasi, ito lang yung history trail, pero meron pang hagdan pababa. And kitang-kita naman dyan, guys, yung manor. Hindi ko alam kung pwede dyan pumasok, ha? Pero try natin kung saan tayo abutin ng trail na to. Kapag dead end na, balik na lang tayo sa secret garden. Yan, tignan nyo, guys, yung dadaanan. Paano kaya siya naging history trail? Medyo masukal yung daan, guys. Wala na dito, eh. Dead end na siya. Ayan, bawal pumasok dito, guys, oh. So, ito yung activity center ng The Manor. So, akala ko, guys, may makikita pa sa dead end ng history trail, pero wala na pala. Ewan ko, hindi na lang na-maintain tong history trail, guys. Punta na tayo ngayon sa secret garden. So, naglalakad-lakad na ako ngayon, guys, papunta sa secret garden. And kanina sa historic trail, medyo na-disappoint ako. Pero, paano kaya siya naging secret? Alamin natin. So kanina sa historic trail, guys, ayun, puro lakad din yung ginawa. And also dito sa secret garden. Saan kaya? Baka dito. So nandito tayo ngayon, guys, sa entrance ng secret garden. Check natin. Kasi nandito lang yung bell house, guys. So medyo maingay sila dun sa taas. So bakit kaya naging secret? Becoming a haven. Oh, hanggang dun pa, guys. Ang layong lakarin. Wow. Parang mas worth it siya, guys, kaysa sa historic trail. Kung nakita nyo na historic trail sa mga clips ko kanina, kayo na mag-decide kung gusto nyo pumunta sa secret garden o sa historic trail.
Yan ang secret garden. Wow. Ingat lang kayo guys. Kapag maulan pala, parang madulas itong daan. Tapos dito guys, parang may nakikita akong, anong tawag dyan? Defense tower. Ayan o. Parang zipline siya na ewan. Ayan, nasira na. Ayan o, ang ganda o. So may mga photo ops dito. Ayan, ano pa makikita? Ano yung dulo niya? Ah, ito lang siya guys. Parang pwedeng pag stayan habang nagpapahinga kayo. So ano makikita dito sa parang mini ano nila, kubo. So hindi siya kubo, parang makastart lang Joey, habol ka. Ah, ito lang din, mga pine trees. So wala naman tayo masyadong makita dito sa secret garden din. Parang more on lakad lang talaga yung gagawin niyo. May isa pang pasukan guys, try natin pasukin yun para makita natin kung ano nga ba yung secret garden na ito. Pero may mga flowers din naman dito. Hindi ko lang bakit siya naging secret guys, eh baka dahil natatago lang itong forest na ito. So ito guys, yung makikita niyo sa another pasukan nila, mga flowers din, halaman. Ayan, different kinds of flowers. Ayan, connected pala to sa Bell Amphitheater. Para diretso na tayo makaalis guys dito sa Camp Janay. Panailakad lang naman pala gagawin nyo dito. Ayan o, dun ako nang galing kanina guys, tapos nandito na tayo. So connected dito sa amphitheater. So yung good thing lang dito guys is malamig talaga yung panahon dito sa Baguio. So plus points talaga yun. Kaya hindi ako masyado pinagpapawisan habang nag-hike. A few moments later. So down na tayo sa secret garden nila. And guys, I think yun lang yung kubuuan itong Camp Janay tour ko. And guys, kung nag-enjoy kayo sa paglalakad na ito, sa alaylakad, hindi joke lang, sa tour na ito dito sa Camp Janay sa Baguio. So ang next agenda pala natin guys is pupunta tayo sa Mirador Eco Park para doon na rin magpa-sunset kasi napakaganda view din dun sa Mirador. So ang agenda natin is magbubuk muna tayo ng Grab para makapunta dun sa Mirador since pagod na talaga ako kakalakad dito sa Camp Janay since halos lahat yun yung ginawa ko dito. So ready na talaga yung mga paan nyo and also magsapatos kayo. Yan. As in running shoes talaga para hindi kayo masakitan sa paa kasi napakaraming trail yung gagawin nyo dito sa Camp Janay Tour. And iisa lang yung entrance fee na binayaran natin, 85 pesos lang for standard tourist. I think may discount din naman sila, so check nyo lang din sa pinakita kong clip kanina kung magkano yung mga discount fares nila or yung discounted entrance fees. And to sum up lang, okay naman to si Camp Janay guys, napakaraming pwede makita dito. Napakalamig din dito kasi napakaraming pine trees na nakapalibot sa bawat tourist attraction nila. So ang nakakapagod nga lang talaga is yung paglalakad and also wala naman halos makita masyado dito sa mga historic trail nila and also sa secret garden nila. As in parang pahingahan lang din yung dulo. And may mga gazebo na nakita tayo, yun pala yung tawag kanina, akala ko kubo, gazebo pala. So I think yun lang guys, if you guys like this video, don't forget to follow me on my Instagram and Facebook page at Lost for Okawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforokawa19@gmail.com. And also guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Baguio vlogs ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start on another Baguio vlog again in the next one. Bye!